Kasi nga may mga bigla na lang na batang tatakbo. Ako po si Dolor Del Valle. May get 2 weeks dito nakatira. Pag madaling araw po, nararamdaman namin na may naglalakad sa kwarto. Tapos may dumadaan sa likod ko lagi, 2 beses nangyari. Hindi siya tao. Kasi inanuhan ko yung kasama ko. Hindi naman siya, malayo naman siya sa akin. Basta naglalakad lang siya, na halata mo naman naririnig naman talaga yung lakad. Magaan lang ang hakbang niya. Basta yung chinilas niya parang. Basta naglalakad talaga. Dinig na dinig namin. 2 kami na nakadinig. Naman ka ako sa bahay nila, sobrang kinilig ako na para bang there's something in the house na they wanted me to stay. Kasi sobrang ang ganda ng ambience niya, napaka magaan sa mata. And then makikita mo talaga na luma na parang nasa historical place kapag nag-stay ka dito sa bahay nila. So ngayon, sinubukan po namin mag-stay dito for a couple of hours para kung may makita ba kami or may ma-capture ba yung mga cameras namin sa bahay nila. So andito kami sa 3rd floor. And sa oras na yun, ngayon ay magre-reading kami. Titignan namin kung magkakaroon ba kami ng communication or makikipag-communicate ba ang nandito sa bahay nila. So, we have 4 aces. Alam niyo naman ang 4 na alas ate. Uh-huh. So, titignan natin dito natin malalaman if they are good or bad. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna. Kailan nga birthday mo, ate? March 21, 1987. Oh, nakaramdam ako ng... Bigla ko nakaramdam na goosebumps. So, this is the indication of bad, ate. Mm. I want you to focus. So, eto, titignan namin yung energy ng bahay. Gagamitin ko lang yung energy ni ate to pick the cards. Pick one, ate. Thank you, so this is you. Thank you.
cut the cards into three. Kuha ka ngayon atin ng 7 cards, so ito talaga yung dito. Usun na kayo ng konti, talaga hindi ka mahirapan. Isa sa mga nagustuhan ko sa bahay nila is yung mga artwork. Makikita mo din talaga dito sa bahay nila yung mga banga na talagang napaka-klase niya. Makikita mo na old na talaga siya. Tsaka madaming gamit sila, Ate Kat, na talagang luma na. So, this is you, Ate. Magmabait talaga si Ate. Your Queen of Hearts. Okay, sa pinakita ng baraha, medyo tigil yung mga balahibo ko, nakita yun. Kasi may nanditong energy na parang pinipigilan ako sa ginagawa ko. This is a bad luck card. And this one is a guy. So nakikita ko dito, Ate, parang hindi makalumang tao siya. Hindi ko alam kung nakakulong siya dito na area or kung mapapansin mo 5-5-50-50 mm-hmm. black and red. So sa pinakita niya sa akin dito sa baraha, parang na-torture siya dito na place. It's like para siyang nakakulong, pero sa nakikita ko sa cards is more on ano talaga siya, parang na-torture siya dito, sinaunang tao, maaring he was being chained yan. So ayun o, neighborhood. Kung meron mang presensya ngayon sa amin na nakikinig, pwede kayo magpagalaw ng bagay or gumawa ng sound. So ito yung una kong pinakita sa baraha. Maaaring nag-room around din pala talaga siya. This is a bad luck card. So, sa pinakita sa akin, may isang old, may sinaunang tao na maaaring he was being trapped here. He's being chained. Para bang yung ulo yung nakapal, may sakong takip, tapos ganyan. Ako po si Ami Tavis. Mahigit 2 weeks po kami magkasama dito. Nung dumating, bago pa lang kami dumating dito, iba na yung ano ko, iba na yung pagkaramdam ko. Parang ano nga. Tapos nung yun nga, pag tuwing maano na maumaga, may naririnig talaga kami ng ano. Tapos pag sa umaga naman, mag-ano ako, parang may nakasunod sa akin. Hindi na ako nagkikwento doon kasi nararamdaman niya naman.
Tapos dito naman sa CR na to, paglinis ko dito, iba din yung ano ko dito, CR. Tapos nung pagkatapos ko, pag linis ko dito sa CR, pagka ano, nilagnat na ako. Yun, yun ang naramdaman ko dito sa ano na to. So again, we shuffle the cards together. Pero actually, parang mabigat yung ano ko. Sa likod ko. Cut the cards into three. Ang maganda lang sa area dito nila ate sa third floor kasi ano siya eh, kahoy yung sahig nila and marinig mo agad talaga kung may aakyat or may maglalakad. Kuha ka ate ng 9 cards of total kayo mo dito. So, hindi na siya lalabas. Lalaki niya. This is travel and distance. So, hindi siya nakatawid. 8 is a lucky number. Alam mo ate, nagko-costing siya ng sakit. That's true. Okay. Nail. Mag-ina. May mag-ina din pala sa bahay na to. Yan. So, wait lang. Parang nadi-discover ko na. Pero ito siya. Sa pinakita sa akin ng parahas, so, nag-stay ako dito for ilang oras lang. And then, nung in-open ko na yung baraha, mas naging malinaw. Kasi ito mag-ina to eh. Hindi to Queen of Heart. Kasi kung Queen of Heart to si ate to. But this one, so, may babae at bata. Ayan. So, dito sa ano, sa area na inistehan namin, hindi ko sila masyado naramdaman. Pero, dito sa sinabi ng baraha, malinaw, King of Dark and then 4 Bucks of Dark. So, 4 sides na dark. Ibig sabihin, it's being trapped. 8 is a lucky number. Ang pinapakita kasi sa akin dito, ang 8 kasi iswerte dapat yan pero nag-dark. So, ibig sabihin, itong energy ng guy na to, okay. Itong energy ng guy na to, nagko-cost daw siya na hindi siya physical na nanakit sa family member but he caused some sickness. Nagdi-drain siya ng mga energy ng family na nandito. Siya din ang nagko-cause ng parang kahit wala namang problema pero ba't parang nag-aaway-away kami. Parang ganyan ang sinasabi ng baraka. So, this one is causing, I'll teach you how ate kung paano natin ito mali-release. So, ito, maaaring kaluluwa ng isang babae at bata. So, mag-ina to. Ako nga po pala si Kat. Ako ang nakatira dito sa bahay na to sa Malolos.
nakita ko na si Miss J ay naghahanap ng location para sa kanyang Halloween special. And dahil ako ay familiar kay Miss J, dalawang beses na ako nagpa-read sa kanya. So nag-comment ako na baka gusto niyang gamitin ang aming bahay since ako ay nakatira dito for some time now. And meron din akong mga personal na experiences dito. Bukod pa sa mga na-experience na mga kasama ko sa bahay, pati ng mga kapitbahay namin. Sa akin, since I moved here ng 2018, ang pinaka-unang salubong sa akin dito sa bahay na to is habang natutulog kaming mag-asawa sa master's bedroom, which is nasa second floor ng aming bahay, sanay kasi ako na may ilaw. Ilaw na lampshade na color yellow or orange, mga ganyan. Nagigising ako between 2:30 hanggang 3 para umihi. Hanggang sa nung nagising ako that time, between April to May, meron akong matandang nakita na nasa may paahan namin mag-asawa sa kama. Yung matanda is babae siya na naka-duster na itim hanggang balikat yung buhok niya na kulot, may curly siya. Tapos medyo kuba siya. Naglalakad siya from side ng asawa ko papunta sa side of bed ko. So, para bang kinikilala niya kung sino ako. So, nung time na yon nagsisisigaw ako kasi syempre, hindi ko siya kilala dahil anim lang kami sa bahay eh. So, imposibleng may matanda. Hanggang sa sinabi ko siya sa asawa ko, dinescribe ko. And then, it went on. Dito kasi, dito nga kami nakatira. Hanggang sa nagkaroon kami ng kasambahay. Same time, the next year, nakita yung matanda na yun na nasa CR ng second floor. So, since 2018, nag-continue siya na ganun lang ng ganun yung nangyayari. Within second floor lang siya nag-i-stay. And until now, hindi namin sure kung sino yung matanda na yon, pero hindi siya kamag-anak ng asawa ko. Pero sabi nung mga tao dito, nung sa tindahan na napagkwentuhan ko, kasi ano talaga sila dito, kumbaga parang tubo sila dito. Ang sabi nila is parang yun yung may-ari ng lupa na to na binilihan ng asawa ko way back. Bukod pa dun sa matanda, marami kaming na-experience kami ng mga anak ko. Kasi ang bahay na to ay gawa sa mahogany yata or naratong flooring. One time, nagla-lunch kami lahat sa baba. So, anim lang kami. Biglang may mga yabag ng paa dito sa third floor na imposible siyang pusa kasi yabag talaga siya na talagang madidistract ka. Hanggang sa na-experience na namin yan na kumbaga parang naging casual na lang kasi natutulog kami, biglang may naglalakad dito sa third floor, mag-i-stop siya sa mismong uluhan namin ng anak ko. Tapos yun nga, may mga bigla na lang na batang tatakbo sa likod namin. May maririnig ka na umiiyak. Parang nakakatakot siya, oo. Kasi dito nga kami nakatira. So, na-experience namin siya talaga every now and then. Minsan may specific time. Minsan wala naman. Kaya lang parang masasanay ka na lang kasi parte na sila ng araw-araw mo, lalo pa't konti lang kami na nandito sa bahay. So most of the time, itong third floor ay bakante siya talaga. Walang masyadong nagtatao, kundi dun sa anak ko na nakakwarto dito sa third floor. Ayun, yun yung aking experience dito. Pero yun yung mga kasama ko, mga anak ko, may kanya-kanya din silang experience na napapagkwentuhan namin. Grabe, oh. Hindi nawawala. Hindi nawawala. So, ang taas ng chances na may kasama tayo dito sa area natin. Feeling ko nga may nakatingin sa atin, eh. Mm-hmm.
Kuha ka po ng 12 cards of total, please. Nagrabo siya. Okay. Yung kilabot ko hindi nawawala. First time ko po nakapunta dito sa bahay nila, Ate Kat. May angel ka tayo. Ibig sabihin, very nice. So dito, actually madami pa na, madami mga energy na nandito. So I also see, may mga bata din siguro na it was being buried here sa area nila. Siguro yung bago ito na-establish or bago ito natayo, yung bahay na to is talagang masukal to, no? So, possible, kasi ito mga kids to eh. So, may mga unwanted baby na nabaon dito, ate. And I also see na, yun nga, itong place niyo is like may nakikita ako na more on mga si yung ano talaga yung hindi siya yung modern na mga oran nandito sa inyo. So eto, kung mapapansin mo magkakadikit-dikit yan. May mga bata or mga unwanted babies na talagang na-buried dito sa place or sa area. Mag-13 tayo, ha? So, last 13. Cut the cards. Kuha ka atin ng last 13 cards po, please. Okay. So, sa last 13 cards mo, ate, this is very good, no? Kasi, kung mapapansin mo, more on, ano na siya, red card dito na side. So, sa pinapakita sa akin, nakakatulong din talaga yung partner mo to protect
you guys. Sa akin ha, may nararamdaman siya, ayaw lang niya yan, no? For you to sa inyo, siguro dito, para hindi kayo magpanik, yan. So, ang mapapayo ko ate, I also see the house kasi na very beautiful talaga siya, no? So, I know then na nagpre-pray kayo, I can feel it. So, ang mapapayo ko bilang isang nanay dito sa bahay, kailangan magsilbi kang liwanag. So, wag ka magparamdam ng takot. Okay? Wag ka magparamdam ng takot. Kailangan, lalo na sa negative energy, kailangan matibay loob mo. Kasi once that you feel scared, kakainin ka nila eh. Mm-hmm. Yan. So, that's the time na you feel sick. Yan, ganyan. Sa akin ay kailangan manatili kayong buo, matatag bilang isang pamilya. Kasi dito ko nakita ko sa cards na may energy to na guy na hindi talaga siya, parang hindi niya ako wini-welcome. Yun ang nagko-cause ng sickness sa family ninyo. And ang good thing lang din kasi you are surrounded by the good spirits din. And always pray lang. Ganun lang. And then, once in a while, dito sa third floor, kung walang tao, make sure na mag-ano kayo, laging yun ng music. Mm-hmm. Mas nakakatulong din pag may mga pray song kayo. Yun. Kahit once a week, isang beses. Mm-hmm. And, kasi pag ang isang area na hindi nyo natutulugan or hindi nyo napapasukan, kumbaga vacant lang siya, parang you're giving area sa mga entities or spirits, parang wini-welcome nyo sila na mag-stay. So, mm-hmm. Kailangan ang makapapayo ko ang maramdaman nila yung presensya nyo na sa inyo to. Mm-hmm. Ganyan. Na hindi sila welcome dito. Kailangan huwag niyo rin hayaan na sa isang kwarto ay madilim. So, kailangan may mga light siya. Okay. Yan. So, and then, music. Yan. Once in a while. So, check lang. And then, kanina, sinubukan kong matulog. Kasi short lang yung pagtulog ko kanina. Nakaiglip lang ako. Hindi ko alam kung may gumising sa akin, pero mahimbing naman yung pagtulog ko. Bigla lang ako nagising. Kasi siguro, yung mind ko is that nakaset na may gagawin kaming tapings or let us say may gagawin kami. Kaya siguro nagising ako. Pero, I know na may gumising sa akin kanina. So, maraming salamat ate, sana hindi ito huli. Sobra talagang me and my team is talaga nagpapasalamat kami sa iyo at saka sa family niyo sa pag-welcome niyo sa amin. Anytime po. So, sobrang ganda ng bahay talaga nila ate. So, hindi ko lang sa isang lugar kasi hindi talaga natin mararamdaman kung good or bad ba. Not unless kung may mararamdaman tayo kakaiba. So, si ate na makaka-experience yan, siya na ang makakaramdam yan kung anong nangyari with the past few years, kung tama ba yung sinabi ng paraha. But, in the end of the day, I know na si ate is very strong woman. Mananatili siyang may ilaw din sa tahanan. Thank you so much. Thank you, Miss J. So, anong napil mo ate sa pinakita ng baraha? Totoo yun, yung lalaki. Kaya lang, hindi ko nga siya na-encounter pa. Kasi bibihira ako dito sa third floor. Bibihira ako dito sa third floor. Pero nung andi dito yung mga kapatid ko, kasi itong room na to, dito yung kwarto ng mother ko, ng father ko, ng mga kapatid ko.
tsaka ng pinsan ko na nagstay sila dito during the time ng pandemic, meron talaga silang nakikita dito. And then, itong light na to dito sa may, ito, yan, mm-hmm. sa pathway, lagi yan pinapatay ng ate ko. Kasi ang ate ko, work from home siya, call center siya. Dito siya sa area na to na, yan ang table niya. Yan ang table niya. Tapos, siyempre, yung ilaw ba ng ano, laging may dumadaan. And yung, and yung guy na yon, lagi siyang papasok sa library. Although, once na-encounter ko na siya before, kasi dito sa bahay na to, anim lang talaga kami. Husband ko and then yung four kids namin. Before, dito ako sa library nagtatrabaho. And then, online tutor ako that time eh. Naggabi na. Gabi, around 7. Nagkaklase pa ako. Tapos, napansin ko na may dumaan. Sa, kasi yung glass, yung ano, diba, door namin. May dumaan. And open cam. So, dead ma ako. Kaya lang, nung nag-stop na siya sa may likuran ko, pero hindi ko nakikita ang mukha. Nakasilip siya sa door. Nakasilip siya, pero hindi ko nakikita yung mukha niya. Hinila ko na yung ano, hinila ko na yung laptop ko, tapos bumaba na ako. And then, hindi na ako bumalik dito. Yung doon sa mag-ina, marami ang nagsasabi na asa CR sila sa baba. Especially yung bata. Yung bata. Kasi yung bata, ni-encounter ko siya every time na nagluluto ako, patakbo-takbo siya sa likuran ko. Pero yung nanay, hindi. Hindi ko alam kung saan siya. Pero sinabi, marami nang nagsabi nun. Yung mga pumupunta rito na open yung third eye na mga kamag-anak namin nun. Pag pumupunta dito, sinasabi yun. Other than that, meron pa rin ako personal na na-experience ko. Kaya, ano, aware naman kami. Okay. Well, basta ate, ang the best thing you can do, no, the best thing that you can do, talagang hindi nawawala naman yung prayer sa bahay na to, try mo mag-offer ng fruits sa baba lang. Sa baba konti, tapos dito. Any kind of fruits, tapos bigas and water. Para yung negative energy, na para ma-feel niya na hindi siya sasaktan. Kasi kaya siya ganun, kasi nga, nakaranas siya ng torture. So, in that moment, let's offer a little na mabibigay natin. Huwag kayo magpadugo, huwag kayo magkatay ng manok or something. So, yun lang yung need natin. Fruits, konting bigas, water, and salt. Yun lang. Sa bawat floor po ba yan? No, or dito lang. Sa dito. Third? Yan, kasi ito ang madalas na ano. Kasi feeling ko nung kanina, nung lumabas siya, nandito siya sa area. Yan. Nung nagme-makeup na ako kanina, hindi ko alam kung may na-capture, pero may na-feel din akong may dumaan. Yan. So, hindi naman talaga akong matatakotin, pero syempre, tinawag ko din yung ano, ang iniiwasan ko kasi pag once na ano, kung ako lang mag-isa, they tend to possess. So, ang ano ko lang kasi baka mawalan ako ng malay, wala akong kasama yung ulo ko. And then, pinaakit ko na agad sila. So, ngayon na-discover ko that you are surrounded by the good spirit. So, okay lang. Ulitin ko ating maraming salamat. Thank you din po, Ms. Jay. Naging part ako sa bahay na to at naging part kayo sa aming Halloween podcast. Thank you din. God bless. Kakaibang experience ang naramdaman ko dito sa bahay. Hindi lang ako maging team ko. Andun yung point na mararamdaman mo na may nakatingin sa'yo and nagkaroon din ng pagkakataon na nagloko yung camera namin. So, kakaiba ang na-experience ko sa bahay na to. Maganda siya, nakaka-in-love. Lalo na yung mga artwork nila dito sa bahay na to. At makikita mo talaga
na na-preserve nila ang mga lumang gamit. And nagpapasalamat talaga ako sa buong pamilya dahil pinatuloy nila kami. And nagpapasalamat din ako kahit nagkaroon kami ng konting problema sa mga cameras namin, nagkakaroon ng static movement at nagkakaroon ng parang hindi siya na-record. Nagpapasalamat pa rin ako kasi nagawa namin na maayos at safe po kaming lahat. So abangan niyo po ang mga susunod namin mga itatampok sa inyo para this coming November sa aming Halloween special. Una pa lang to ang tahanan.